Joanne, anong issue o usapin ang kanilang iginigit ngayon at nasusunod ba ang mga health protocols? Sa kabila nga ng banta ng COVID-19 ay hindi napigilan ang pagsasagawa ng physical rally ng mga militanteng grupo ngayong araw kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muling kunindo na ng mga ito yung sinasabi nilang mali at pabagsak na pamamalakad ng Duterte administration. Tinuligsa na mga ito, Ella, yung palpak na pagtugon ng pamahalaan sa problema ng bansa sa COVID-19, problema sa trabaho, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization Program at sa pagsasabatas ng anti-terror law. Eksaktong alas 10 ng umaga kanina, Ella, nang mag-umpisang magbarcha ang mga nagpoprotestang grupo dito sa kahabaan ng University Avenue sa loob ng UP Diliman Campus. Dang-dang realista ang nakilalaman lahok sa protesta at hindi alintana ang matinding init ng panahon. Lahat sila, Ella, ay nakasuot ng face mask at ang iba naman ay gumamit pa ng face shield. Sa umpisa, Ella, ng programa ay nasunod pa ng mga realista yung physical distancing. Pero dahil sa tindi ng init ng panahon, ay marami sa kanila yung napilitan ng sumilom sa lilim ng mga puno, lalong-lalo na yung mga senior citizen na nakilahok pa rin ngayong araw sa kilos protesta. Kapansin-pansin, Ella, dito sa mga nakasilong na hindi na nasusunod ng iba yung physical distancing sa kabila ng paulit-ulit na paalaala ng mga organizers. Kabilang nga, Ella, sa mga grupo na nakiisa sa rally ngayong araw ay ang Bayan, Nagkaisa, National Union of People's Lawyer, Karapatan, Sanlakas, Youth Act Now Against Tyranny, I Defend, Tindig Pilipinas, Every Women. At sa ngayon, Ella, ay ongoing itong kanilang isinasagawang programa at ilan nga sa nakita nating personalidad na nagsalita kanina ay ang kilalang aktivista na si May Paner, o mas kilala natin siya bilang si Wanna Change, si ABS-CBN broadcaster na si Cez Drilon, ang human rights lawyer ni si Attorney Shel Jocno, at nagbigay rin ng kanyang virtual message si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ella, inaasahan nga natatagal nang hanggang alas 12 lamang ng tanghali ang isinasagawang rally dito sa loob ng UP Diliman. Yan ang sinabi kanina ni Bayan Secretary General Renato Reyes na isa sa mga nangungunang organizer dito sa event. Hindi nila idinetalye kung ano yung magiging pagkilos nila after ng alas 12 ng tanghali dito sa UP Diliman. So yan ang ating aantabayanan kung magkakaroon pa nga ba sila ng ibang pagkilos sa labas nitong UP campus. Pero ang paalala nga ng pulisya ay ipinagbabawal na yung pagdaraos ng rally sa labas nitong UP dahil talagang dito lamang sila sa loob ng UP Diliman campus pinapayagan na magkilos protesta. Ella? Alright, maraming salamat, Joanne Nano, at mag-ingat ka dyan, ha? Yan po ay live mula sa UP Diliman.